this is Patricia Cuevas and welcome back to another video. So for today's video, I am going to watch a movie. Hello! So, sobrang excited na akong manood ng sine mag-isa. And let's see kung ano bang feeling niya. At saka, actually, kaya ko namang manood ng sine together with my friends. Kasi gusto ko talagang maranasan kung anong feeling ng manood ng mag-isa sa sinehan. This 2018, I want my year to be more of me. So, kung hindi niyo pa napapanood yung 18 goals for 2018 video ko, try niyo panoorin kasi isa yun sa bucket list ko na manood mag-isa ng sine. And ngayon, mag-check off na natin siya kasi manonood ako mag-isa ng Siargao! So, sabi kasi ng friend ko, si Steven, sabi niya manood daw ako. Kailangan ko daw panoorin yung Siargao. Hindi ko naman alam kung bakit. So, napanood ko yung trailer. And tingin ko naman maganda siya. Hindi ko pa nababasa yung reviews. Kasi pag nanonood ako movie, gusto ko na lang ma-surprise sa kwento niya. So, yun. Hindi ko na siya binasa. It's okay kung ma-disappoint ako. It's okay kung hindi maganda yung movie, kung hindi ako na-satisfy. At least, nakanood ako ng Siargao. So, anyways, yung movie niya is 5:45. And it's currently 4:00 p.m. and dyan lang naman ako manonood. Sobrang lapit lang sa amin ng SM Bacoor, so I don't have to rush. Ang challenge ko lang sa sarili ko for this day, kasi every time na umaalis ako, sobrang gastos ko. So, ang budget ko lang is 500 pesos. So, Lord, sana kayanin ko kasi another goal ko din for this year is yung makapag-save up ng money. So, yeah. I think that's all for my intro. I think that's enough for my intro and let's get going! Bye! Budget challenge. So, yung sinasabi ko nga sa inyong challenge, nagawa ko siya. And, all in all, ang nagastos ko lang ay 466. So, I know, kaya nyo din gumala ng less than 500 lang ang nagagastos. So, ang tip ko sa inyo kapag manonood kayo ng sine, sa bahay na kayo mag-lunch and then, after nun yung piliin yung movie para snacks na lang yung bilhin ninyo. So, I spent 22 pesos for my transportation. Balikan na yon. Then, 230 pesos for the movie. 154 pesos for my snacks. And, 60 pesos for my pasalubong. Pasalubong ko sa mga kapatid ko. So, all in all, ang nagastos ko lang ay 466 pesos. Transpo, movie, snacks, tas may pasalubong pa, o diba? You just have to budget everything para sulit at hindi mabigat sa feeling kapag gumastos. So, going back to the movie, guys, Siargao is just amazing. It's an amazing film. Okay siya.
natuwa ako sa storya niya. At kung sa isang katulad kong mahilig kumala, tapos mag-adventure, sure ako magugustahan niya yung movie. Napapawaw na nga lang ako habang nanonood eh, kahit mag-isa ako doon. I love how every character portrayed their role. Grabe, ang gwapo ni Jericho Rosales. He never gets old. Nakakadala pa din yung smile niya, yung ngiti niya, parang nakakatunaw pa din. Tapos si Erich naman. Kaya pala gusto ng friend ko na panoorin ko yung Siargao kasi vlogger pala si Erich doon. And yung outfits niya, grabe, ang ganda ng mga outfits niya doon, summer outfits. And tapos si Jasmine naman, ngayon ko lang siya napanood mag-act. And she deserves that Best Supporting Actress Award. Ang galing niya din. And all in all, Siargao is all about second chances, yung story niya. It is very relatable. So, a film that could make you reevaluate your life. If there's things I learned from Siargao, it's that we make wrong decisions in life, which is dapat nating panindigan and never run away from it. Second, if nakagawa ka ng mali, it's never too late to make things right. Ah, diba? So, anyways, doon naman sa experience ko na mag-isa ko manood. Wala namang problema. As long as nandun ka para manood and hindi maging bitter sa mga nakapaligid sa yung couples. Kasi sobrang dami talagang couples dun na magkakasama. Tapos sa harap ko couples, sa gilid ko, tapos sa likod ko, lalo nag... Basta, pero masaya naman kasi nagugulat sila, wala akong kasama. Parang alam niyo din yung pinagtitinginan ako ng mag-isa lang ako. Masayang experience siya. So, this day would be very memorable sa year 2018 ko. Kaya I'm really happy na nagawa ko to kasi, alam mo yun, me time. And, ayun lang. Okay na gawin to kapag bored ka. Pero kung ayaw mo ng gastos, sa bahay ka na lang din manood. Ganun din naman. Tsaka mas masaya din manood ng sine kapag may kasama talaga. So yeah, I think that's all. So I think I started my 2018 very right. So I hope magtuloy-tuloy na siya. And if you haven't watched my goals for 2018, watch it right away para maging relate kayo sa mga upcoming videos ko kasi connected siya dun sa first video ko this 2018. So yeah. So guys, check off my bucket list is yung manood ng mag-isa. So yan. So I guess I just want to thank you all for watching this vlog and I hope to see you on my next vlog. So don't forget, this is Patricia and see you on my next vlog. God bless you. Bye.